naman po natin si Chairman George Erwin Garcia, ang tagapangulo po ng Commission on Elections, para sagutin to. Sir, good morning. Sherry Ann Torres po sa programa ni Kabayan Oli De Castro. Maganda umaga, Ma'am Sherry Ann, at maganda umaga sa ating mga kababayan. Oo, sir, narinig niyo po ba yung mga naging pahayag po ni Maded Batara ng Contra Daya tungkol dito, yung concern nila sa Miro Systems? Pasensya na po, hindi ko po na-dinig. Pero una po muna, kasi nakakailang interview na rin ako tungkol sa bagay na yan. Ang COMELEC po, dahil isang government agency tayo, meron po tayong procurement process na ino-observe, hindi tayo pwedeng basta na lang kukuha ng kahit sino. Kasi po, may procurement at ito po ay open, transparent, inclusive. Talagang sinigurado natin yan, Ma'am Sherry Ann, talagang in the presence ng media, Citizens Arm, pati po COA na andyan, present po sila lahat at naka-livestream pa po yung lahat ng ginagawa natin. Wala po tayong choice, hindi po pwedeng basta na lang ituro natin o ikaw ang magdi-deliver sa amin o ikaw ang magsusupply. So, nagkaroon po tayo ng procurement. Yung una nating procurement nung December, nag-failure po iyon sapagkat ilang po ang bumili ng aming bid document, 75,000 ng isang piraso. Subalit nung mag-file po ng mismong bidding, nung bidding submission, isa lang po ang nag-file, yan nga po yung Miru. Napaka-stricto po ng aming SBA, kung tutuusin, pwede nga i-award na yun kasi wala naman kami magagawa kung isa lang ang nag-participate. Subalit, nakitaan po kasi ng diferensya yung kanilang dokumento, hindi nakatranslate sa English, tapos wala yung hindi nakalagay yung jointly and severally na tinatawag sa bata. Dineclare po na ineligible yung kumpanyang yon nung unang round ng bidding. Kaya po, nag-declare ng failure of bidding sa unang round. Ngayon po, nagkaroon ng second round of bidding, nagkaroon muna ng tinatawag na preliminary or pre-con na tinatawag upang ipatawag ang mga interesado. Ang dami pong umattend. In fact po, Ma'am Sherry Ann, 6 po ang bumili ng bidding documents namin. Medyo mahal din po yan, 75,000 eh. Mm-hmm. Kaya lang po, nung isang araw, nung yan po yung deadline ng submission hanggang alas 9 ng umaga, naghihintay po yung ating secretariat. Unfortunately, isa pa rin po yung nag-submit. Yung iba pong bumili ng bid documents, mukhang hindi po nagka-interest o baka hindi nakakompleto ng dokumento o baka may mga kulang. Hindi po, isa lang po ang nag-submit. Tanong, failure of bidding po, hindi po kasi may isang nag-submit eh. Ngayon po, tinignan po lahat yung mga dokumento at nakita po na eligible. Ibig sabihin, eligible na magpunta sa second phase. Take note, para sa mga kababayan natin, Ma'am Sherry Ann, wala pa pong ina-award ang COMELEC. Hindi pa po sila sigurado na sila ang makakakuha sapagkat nasa post-qualification pa tayo. Ano po yung post-qualification? Yung lahat ng issues na lumalabas na ngayon na ganyan, number one, yung mga dokumentong sinubmit nila, number two, yung mga sinasabi nila na ganito sila, ganyan, ganito yung ganito, meron silang ganyan, yan po lahat yung aalamin ngayon ng aming pong SBAC at yan po ay in the presence din ng practically everybody. So, may tamang panahon po doon sa mga objection opposition. Meaning, again, wala pa pong napipili ang COMELEC sa kasalukuyan kung sino ang magsusupply sa atin ng 110,000 machines na gagamitin para sa 2025 election. Opo, Chairman, para lang mas maintindihan din po na ating mga kababayan. No? So, ibig sabihin, kung nasa second phase, tapos eventually, halimbawa, makita nyo na may problema, ibig bang sabihin nito, pwede pang humabol uli, i-reopen uli para sa ibang possible bidder at sumala uli kayo ng ibang pwedeng mag-supply sa atin? Sabi po sa batas, kapag ka sa second round, nag-failure of bidding pa rin, kasi halimbawa, nakitaan namin ng problema, hindi naman pala totoo yung mga sinasabi, and therefore, ineligible sa post-qualification, na mas mahigpit. Ang mangyayari po niyan, hindi po namin maia-award yun sa kung sino yung nag-participate lamang. And therefore po, magkakaroon po ng, ang tawag dyan, declaration ng failure of bidding. Pag po pangalawang beses na, Ma'am Sherry Ann, ang sabi po ng batas natin, magkakaroon na ng negotiated procurement. Ibig sabihin, pwede na kami makipag-negotiate sa kung sino man yung qualified at sino man ang pwede. Negotiated na po yan. Alam niyo po, ang critical at crucial sa amin, sa COMELEC, ay katapusan ng Marso. Dapat po, nakapag-award na kami at all cost ng katapusan ng Marso. Critical po yan, Ma'am Sherry Ann, dahil hindi po basta kinukumpuni lang yung 110,000. 6 na buwan po ang customization niyan base sa karanasan ng Commission Election. So, 6 na buwan na i-customize yung mga makina. Pagkatapos eh, meron pang international certification, ilang buwan din po yon, meron pang source code review, meron pang end-to-end testing. Kaya po itong buong taon na ito,
critical po ito sa preparasyon natin para sa May 2025 election. Pero gano'n naman katagal kung halimbawa ang magiging last resort natin itong negotiated bidding or transaction? Eh, ayaw po muna natin puntahan yon. Basta po yun ay kasama sa plano dahil yan naman po ay nasa batas din natin na umiiral. Ayaw po munang puntahan yon kasi po technically pwede namang napakabilis din yun dahil negotiated na. Dito po muna tayo mag-stick doon sa bidding ngayon sapagkat hindi pa naman po tapos at saka yan naman po gagawin within 5 days po kasi yan after makonduct yung procurement or after 5 days after makonduct yung bidding noong nakaraang araw. Mm-hmm. So dyan po muna tayo mag-focus, siguro po tingnan natin lahat yung qualification ng loan bidder, tingnan natin kung tama yung sinasabi at yung mga lumalabas sa social media, di tingnan natin kung tama yung mga akusasyon at saka aligasyon. Hindi ayun sarado ang inyong pintuan, kumbaga. Hindi pa po, wala pa po tayo napipili. At saka, ang lahat pong yan ay nasa level pa ngayon ng SBAC. Ang SBAC po, Ma'am Sherry Ann, yung Special Bids and Awards Committee, yes, sila po yung nagkoconduct ng proseso ng bidding, yan po ay independent sa amin, sa Commission and Bank. Hindi po namin pwedeng pakialman sila sa kanilang lahat ng ginagawa. And therefore, wala pa po silang nire-recommend sa kasalukuyang kung kanino i-award. So, kinakailangan yung loan bidder na yan, isatisfy nila yung aming SBAC na talagang yung kanilang kumpanya ay karapat dapat at yung mga akusasyon sa kanila ay dapat patunayan nilang mali. Sir, bago namin kayo pakawalan ngayong umaga, ihahabol ko lang to. Kasi natanong kayo kagabi tungkol dito sa pinagtatalunan ngayon ni Congressman Edsel Lagman at Congressman Elizalde ko tungkol dito sa umano nga ay ibinigay sa inyo na 14 billion pesos na sabi ni Congressman Lagman, ito ay budget, na ayon po or ang allegation po ni Congressman Lagman ay ito eventually ay gagamitin sa charter change. Pakilinaw lang, sir, eto, meron ba talagang 14 billion na inilagay sa Commission on Elections? At kung meron man, para saan po ito? Ma'am Sherry Ann, nung pong tayo nag-propose sa atin pong DBM para sa President's Budget na tinatawag or NEP, kami po ay natanggalan ng 17.4 billion. 17.4 po yung nawala sa amin. Yan po'y gagamitin sana namin sa preparasyon. Ito po, yung PNLE para sa National and Local Election ng 2025. Kaya po talagang sobra pong gipit kami dahil kulang po yung budget. Kaya po, nung tayo pumunta sa Kongreso para i-defend yung budget natin, on record po, paulit-ulit at nagmamakaawa po inyong lingkod ang inyong Commission Election, nagninikluhod kami sa Kongreso na baka pwedeng maibalik yung 17.4 billion pesos. In fact po, nung matapos yung hearing after almost 7 hours ng COMELEC, biglang may isang congressman, si Congressman Paduano po yun, nagsabi, nagpo-propose siya na ibalik ang budget ng COMELEC na yung 17.4 na nawala. Mm-hmm. Ito po ay in-approve ng subcommittee ng appropriation. So natuwang-tuwa po kami. Kaya lang po, unfortunately, yung lumabas yung budget sa Kongreso, sa House, wala pa rin po yung 17.4. Ngayon po, nung pumunta sa Senado, paulit-ulit din po namin sinasabi, sana maibalik yung 17.4, sana po maibalik man lang na ganyan. Pagdating paglabas po ng Senado, Ma'am Sherry Ann, wala rin po. So medyo nalungkot po kami, talagang sobra dahil sure na mako-compromise yung preparasyon namin. Pagdating po sa BICAM, Bicameral Conference Committee, at nagpapasalamat po kami sa BICAM, nung linabas na po yung budget, nakita lang po namin nung isang linggo ay meron po kaming dagdag na budget, more or less may 12 billion, tapos merong 1 billion. Yung pong 12 billion, naka-allocate po yun, Ma'am Sherry Ann, sa recall initiative, referendum and other election preparation. Mm-hmm. Doon po na ilagay sa item na yan. Meaning to say, may binalik po sa amin, 12 billion. Ibig sabihin, kulang pa po ng 5.4. Mm-hmm. So, yung po sa akusasyon na hindi kami nag-request, sobra po ang request namin kahit po masasabi ng mga membro ng media na nandun sa House of Representatives at saka sa Senado. Sir, pero sobra po ang request namin. Oo, sir, pero kaklaruhin ko lang ng mabilis lang po. So kung halimbawa, itong 12 billion na to, pag nagkataon na nakuha yung kailangan, yung required number of signatures para sa panawagan na People's Initiative, pwede na itong pondong to magamit kasi ito ay for referendum at kung sa iba pang mga purposes. Kung tutuusin po, tama po kayo dyan kasi may nakalagay in other election preparation. Pwede po namin paggamitin yan. Pwede po namin gamitin sa preparasyon sa national and local election, automated, at pwede po kung sakasakali yung sinasabi po ninyo. At this point lang, masyado pong presumptuous dahil una, wala pa naman pong pinapile sa COMELEC. Number one. Number two, medyo mahirap pong makuha din yung 33% per legislative district at saka 12% nationwide na registered voter. So kami po naman kung ano yung biglang pipile sa amin, at naandyan na, titingnan po natin yan, hindi muna natin bibigyan ng tuldok
kung ano man yung ating kasagutan sa bagay niya. Basta importante po sa amin ngayon, at least po may pumasok na dagdag na pondo sa COMELEC. So for whatever purpose, more on ano po talaga yan, more on preparation para sa election, kung anumang election po yon. Okay, Chairman Garcia, maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon na binigay sa amin. Good morning, sir. Maraming salamat po, Ms. Sherry, at mabuhay po kayo sa Takasi Kabayan. Salamat po. Salamat po si Chairman George Irwin Garcia ng Commission on Elections.